Si Dominic Roque, gwapo at matipuno, ay kontrobersyal ngayon dahil sa mga intriga tungkol sa kanyang tunay na pagkatao matapos ang hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Minsan ding na-link siya noon sa mga ilang kilalang personalidad. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na-link kay Dominic Roque. Michelle Vito. Ang aktres na si Michelle Vito ang napaulat na huling naging kasintahan ni Dominic bago siya nang ligaw kay Bea noong last quarter of 2019. Ang relasyon ni Dominic at Michelle ay masasabing tahimik lamang na hindi nila kailangan pang ipangalandakan pa ito sa publiko. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng kanilang breakup matapos ang matagal-tagal din nilang relasyon. Ang dalawa ay nagkasama noon sa iba't ibang programa ng ABS-CBN, kabilang na nga riyan ang 2012 fantasy serye na Ariana. Sa isang interview, sa kasagsagan ng balitang pagpapakasal ni Bea at Dominic, hindi nakaiwas si Michelle na mahinga ng reaksyon ukol rito. Ayon kay Michelle, masaya siya para kay Dominic. Noon pa man daw ay gusto na talaga nila sa isa't isa ay maging masaya sila. Deserve nga raw ni Dominic na maging masaya dahil sa napakabuting tao nito. Nang matanong kung bad breakup ang nangyari sa kanila, nilinaw ni Michelle na hindi. Pero hindi na raw sila nag-uusap mula na maghiwalay sila. Nang usisain si Michelle kung nagkaroon sila ng closure ni Dominic, hindi siya tuwirang nakasagot. Sa kabilang banda, noong 2014, nagkasama sina Michelle at Bea bilang magkapatid sa teleseryeng Sana Bukas Pa Ang Kahapon. Naging ate niya rito si Bea at matapos nga raw ang show ay hindi na nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap. Ganun pa man, nagkikita raw sila sa ilang pagtitipon at ate-atehan niya pa rin si Bea. Maggie Ford. Maging si Maggie Ford na nakababatang kapatid ni Daniel Padilla ay napaulat na nakahulugan din ang loob ni Dominic. Katunayan ang hiduwaan sa pagitan ng dating magkaibigang Dominic at Daniel Padilla ay sinasabing nag-ugat sa usaping ito. Matatandaan na noong September 2021 nang simulang mapansin ng netizens ang pag-iwas si Dominic kay Daniel. Bibihira na rin siyang makita na sumasama sa barkadahan nilang Nguya Squad. Mas nagliyab ba ang usaping may alitan sila nang i-unfollow nila ang isa't isa sa Instagram? Hindi natukoy kung kailan eksakto nagsimula ang alitan ng dalawa pero lumutang ito noong napaulat na magkarelasyon na sina Bea at Dominic. Ilan sa mga isyung lumabas ay ginos umano ni Dominic si Maggie kaya nagalit sa kanya si Daniel. Nagkamabutihan raw di umano noon si Maggie at Dominic ngunit na friendzone ito nang makilala ng aktor si Bea. Sa kabilang banda, may nagsasabi namang walang anumang namagitan kina Dominic at Maggie. Katunayan, magkuya nga raw ang turingan ng mga ito. Bea Alonzo. Marami ang kinilig ng mauwi sa pag-iibigan ang pagkakaibigan ni Dominic at Bea. Taong 2021 naging opisyal ang kanilang relasyon. Mula umpisa ay hayagan ang mga ito sa pagpapahayag ng nararamdaman nila sa isa't isa at nariyan ang kasiguraduhan na magsasama ng panghabang buhay. Katunayan bukas si Dominic sa pagsasabing matagal na niyang crush si Bea pero wala pa siyang planong pormahan ito noon. Hindi sekreto sa publiko ang pinagdaanan ng puso ni Bea kasunod ng controversial breakup nila ng dating nobyong si Gerald Anderson. Sa isang interview noong 2023, inamin ni Bea na dahil sa takot na muling masaktan, ay tumagal ng mahigit isang taon ang pangliligaw sa kanya ni Dominic na walang label. Inamin din niya na nagkaroon siya ng trust issues bago sila naging magkarelasyon. Takot man na mabigo ulit, napagtanto raw niya na mas hindi niya kayang mawala ang isang taong nagpapasaya sa kanya. Araw-araw daw na pinapatunayan sa kanya ni Dominic na mali siya na ang pagmamahal ay worth fighting for. Maganda nga raw ang dynamics nila sa relasyon. Katunayan, kahit nung naging sila na ni Dominic, ay patuloy pa rin ang panliligaw nito sa kanyang ina. Ayon kay Bea, hindi nakikialam ang ina niya sa kanyang love life, pero naging protective daw ang buo niyang pamilya matapos ang bad breakup nila ni Gerald. Kaya naman sobrang na-appreciate niya ang ginagawa ni Dominic na talagang nag-effort itong magpakilala sa kanyang pamilya. Nung nakita nga raw ng kanyang ina na maganda ang intensyon ni Dominic sa kanya, ay talagang tinanggap na ito. Maswerte daw siyang nagkaroon ng nobyong mabait at maunawain at nagpapaligaya ng kanyang puso. Sa parehong panayam, inamin din ni Bea na muntik na silang maghiwalay ni Dominic.
Paliwanag niya na naging malaki ang papel ni Dominic para maisalba ang kanilang relasyon. Katunayan ay inihanda nga raw niya ang sarili na baka mauwi rin sa paghihiwalay ang relasyon nila, lalo pat dumaan na siya sa breakup dati. Mabuti na lamang daw at hindi siya sinukuan nito. Ayon kay Bea, pinarealize sa kanya ni Dominic na hindi dapat matapos sa ganun, na hindi dapat matapos ang lahat, na may mga bahagi ng relasyon na maaaring ayusin. At ito ang mga bagay na maaaring magpatibay sa kanilang dalawa bilang magkasintahan. Sa kabila nito, hindi kaila ang intrigang idinikit sa simula ng kanilang relasyon na sa magkaibang estado ng kanilang career. Ganun pa man ang mga ito ay hindi hinayaan ni Bea at Dominic na makaapekto sa kanilang samahan. Bukas si Bea sa pagsasabing kahit kailan, hindi naging issue ito sa kanila ni Dominic. Hindi ay niya siya tumitingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan at hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ang sukatan ng ibang tao pagdating sa pagpili ng mamahalin ay ang pagiging successful. Ang maganda nga daw sa kanilang relasyon ay aprobado ito ng kani-kanilang pamilya. Maging si Dominic ay hindi rin ikinailan ang marami siyang naririnig na kung ano-anong opinyon patungkol sa pakikipagrelasyon niya kay Bea at sa kung ano ang tunay na intensyon niya rito. Wala nga raw siyang pakialam sa kung anong iba to sa kanya as long as wala naman daw siyang ginagawang masama at okay ang relasyon nila at wala siyang dapat ikahiya at ikabahala. Isang araw sa paraan sa pagpapanatili ng matatag nilang relasyon ay huwag makinig sa sinasabi ng ibang tao. Sa lumipas na mga buwan, nasaksihan ng publiko ang lalo pang pag-usbong ng kanilang pag-iibigan. Katulad ni Dominic, consistent din si Bea sa pagsasabing nakikita na niyang ito ang lalaking nais makasama habang buhay. Kaya naman wala lang sinayang panapanahon ang dalawa at sinimula nila ang kanilang road to forever sa pinag-usapang proposal noong July 2023. Sinabi pa nina Bea at Dominic na pinatibay ng engagement ang kanilang relasyon. Paliwanag ni Bea na meron ng ibang level of commitment kapag may sing-sing na. Lahat anya ng flaws, lahat ang hindi gusto sa kanya, tanggap na tanggap mo, kumbaga ay full package. Ngunit sa ngayon, ang kanilang pag-iibigan ay hindi na natuloy sa altar. Sa kaliwat ka ng issue at espekulasyon na naglabasan sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan, nakiusap si Dominic na wala na sanang hate or bashing or negative things. Idiniindi niya na si Bea is a beautiful person inside and out. Dominic's sexuality. Dahil walang malinaw na dahilan kung ano ang pinag-ugatan ng pagtatapos ng relasyon ni Bea at Dominic, lumutang ang kung ano-anong espekulasyon kung bakit naghiwalay sila. Maliban sa usaping pera, isa sa mainit na pinagpipiyastahan ng mga netizen ngayon sa social media ay ang pangkikwestiyon sa tunay na sexualidad ni Dominic. Sa isang Facebook Live ng social media personality na si Cian Gasa, isa ang usaping ito sa kanyang binuksan. Ayon daw sa kanyang mga source na pawang mga celebrities, walang third party sa hiwalayan. Pero kung magkaroon daw sakali mo ng third party, ang relasyon ni Bea at Dominic, hindi daw babae ang magiging third party. Paglilinaw ni Cian, lalaki din daw. Ito ay base na rin sa nakarating sa kanyang impormasyon, pahiwatig na pumapatol rin si Dominic sa kapwa niya lalaki. Sinabi rin daw sa kanya na kanyang sources na nung magkapirmahan na ng prenup, ayaw na pumirma ni Dominic. Kaunay nito, naging usap-usapan naman ang pasabog ni Christopher Min sa kanyang entertainment vlog na Showbiz Now na kung saan dawit dito ang isang lalaking politiko na pinaghihinala ang nakarelasyon noon ni Dominic. Ayon kay Christy, pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit na maging ang ilang mga kilalang personalidad sa showbiz ay hindi ma-afford. Bukod pa rito, ayon sa kanyang source, ang nakakapagtaka raw ay nang mapag-alamang ang naturang condo unit ay di umano nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Ilan sa mga clue na binigay ni Christy ay wala sa Senado at Kongreso ang politikong tinutukoy niya. Dagdag pa niya, mali ang haka-haka na nasa BGC ang naturang kondo. Hindi naman pinangalanan ni Christy kung sino ang tinutukoy niyang politiko dahil mas maigi umano namang galing mismo mula sa kampo ni Dominic ang lahat ng pagpapaliwanag ukol sa isyong ito. Binigyang diin din ni Christy na alam mismo ni Dominic na hindi invento ang kwento niya patungkol sa politiko. Ganun pa man, nilinaw niya na hindi nila sinasabing karelasyon ito ng aktor. Hindi naman umano kaagad siya naniwala sa mga isyong binabato kay Dominic dahil ipinaglalaban niya na may pinagmula naman ito at mayroong sariling negosyo. Samantala, hati ang reaksyon at opinyon ng publiko ukol sa hiwalayan at pagkikwestiyon sa tunay na sexuality ni Dominic. Mailang netizens ang naniniwala sa issue.
dahil hindi naman umano sumikat noon si Dominic sa showbiz. Sa kabila nito, marami naman ang nagpabatid na kanilang suporta at nagtanggol kay Dominic. Anila, naniniwala sila na walang katotohanan ang mga isyong ibinabato sa aktor. May nagsabi din na pawang paninira lamang umano ito ng kampo ni Bea para si Dominic ang sisisihin sa nangyaring hiwalayan. Punto pa ng ibang netizens na para nga daw nagiging pattern na sa tuwing nakikipaghiwalay si Bea ay palaging nagkakaroon ng isyu ang kanyang mga ex kung saan ang mga ito ang palaging pinagbubuntunan ng sisi sa hiwalayan na nangyari at nasisira ang imahe. Sa patuloy na pagliyab ng usaping ito, magpahanggang ngayon ay nananatiling tikom ang parehong kampo ni na Bea at Dominic. Patunay lamang na sa mga kaganapang ito, sa huli, sila lamang dalawa ang makakasagot sa lahat ng katanungan at nakakaalam ng katotohanan. At kung gusto ba nila itong ibahagi sa publiko o panatilihing sekreto para na rin sa ikabubuti ng lahat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!